my new videos. So ito po yung actual na withdrawal natin. So yung total na panalo natin dito is 28,000. So 26,000 po yung na-withdraw natin dito, and then yung 2,000 is itira natin para panglaro na naman ulit. So this is my first time to play funny game, and then later on ipapakita ko sa inyo yung strategy na ito. Yung puhunan po natin dito is just 200 pesos, no? So dito yung strategy na ginamit natin is very simple lang. Tingnan lang natin yung last na lumabas sa dulo, and doon po tayo tataya, no? So dito yung strategy is dapat iwasan po natin yung alternate, no? So this is good if sunod-sunod yung mga lumalabas, but however if may alternate, so kailangan lang natin mag-prepare doon. Either iwasan natin o wag muna tataya, or if you want at saka confident kayo, pwede nyo din tumbukin yung alternate na lumalabas. So dito tingnan natin, 200 po yung initial capital natin dito, and then yung last dito is tiger. So try natin dito tumaya, no? So start muna kayo tumaya ng maliit, no? Then for example, if natalo, pwede nyong i-double yan para ma-recover nyo yung talo. So dito try natin. Oops. Naku, talo tayo kagad. So it's okay, no? But yun po yung strategy natin dito. So dito talo tayo ng 5 pesos, no? So dito yung last na lumabas is dragon. So dito tataya tayo sa dragon, but however, i-double po natin yung taya natin kasi kanina meron tayo yung talo na 5 pesos. So dito try natin mga last 1 or 2 seconds tayo tataya. So try natin 10 pesos. Okay, yan. So okay, panalo tayo. So kanina, yung talo natin na 5 pesos, so nabawi natin, meron pa tayong panalo na another 5 pesos, no? So tingnan nyo dyan sa pera natin sa baba. Okay? So, next, yung pinaka-last na lumabas is dragon. So, dragon pa din tayo, no? So, and then, ibalik lang natin sa 5 pesos ulit. Okay? So, dito, tingnan natin. Okay, so, sure ball na yan, no? King. Alright, so, panalo tayo doon. Okay, so dito, guys, tingnan yung maigi, no? Walang cut po yung video natin, no? Diretso to. So para mapakita natin talaga yung strategy natin dito. So next, dragon pa din. So dito tayo sa dragon. Okay, taya tayo ulit dito ng 5 pesos. So panalo na po tayo kanina. Okay, so wait lang natin. Okay, so talo tayo doon, no? So alas yung lumabas. So ito na yung strategy na sinasabi ko kanina, guys, no? So pag natalo tayo, lipat tayo doon sa last na lumabas, pero i-double po natin yung taya, either i-double or i-triple, no, para na mabawi natin. So kailangan medyo malaki yung pundo natin dito to follow up yung losses natin. So dito try natin na 10 pesos. Okay. Okay, so king, kinabahan tayo doon, no? Queen na sana, mataas na yon, no? So ayan, panalo na naman tayo. So yung talo natin na 5 pesos kanina, nabawi natin. And then, meron pang additional na 5 pesos. So, okay, so dito pwede nyo ma-upgrade yung taya nyo, no? If malaki na yung pera nyo dito. So for this illustration purpose, papakita ko lang muna na ito yung strategy na ginamit natin. Okay, so tiger tayo ulit. So dito upgrade tayo ng 10 pesos, no? So okay. Okay, nag-tie, no? So by the way, pag nag-tie, minsan umiiba yung pattern niya, no? So dito tingnan natin if mag-iba yung pattern, no? So instead dito tayo tataya sa dragon, no? Okay, so tingnan natin, maliit lang muna, no? Kasi hindi pa tayo siguro pag merong tie. So either taya tayo ng maliit or iwas lang muna tayo dito. Okay, right na yan. Yun yung sinabi ko kanina. So, the same pa din yung ginamit niya. But however, advice ko lang, pag may tie, either wag lang muna tayo tataya. Tingnan natin yung last na lumabas after the tie. And then, doon na po tayo tataya. Okay, so dito, tiger yung last na lumabas. So, taya tayo dito sa tiger. So, mga last 2 seconds tayo tataya dito. Okay, so try natin. 10 pesos, 10. Okay, so talo tayo dito, no? So take note,
para mabawi po natin yan is we need to double or triple po yung taya natin sa next na bet, no? Para na mabawi natin yung panalo natin dito. By the way, pag walang alternate, may malaki yung chances na manalo tayo kasi hindi nag-alternate, no? Unlike pag later on mag-alternate siya. So dito, try natin 30 pesos. Right? So okay na yan, no? So queen na yung lumabas, mataas na yan. Okay, so panalo tayo dito. So yung 10 natin kanina, nabawi natin and then may 20 pa tayo, no? So yan lang po yung strategy natin. Tingnan lang yung lumabas na huli and then doon tayo tataya. Pag natalo po, i-double lang po natin. So dragon pa din tayo. And then balik tayo sa maliit na taya once na nanalo na po tayo. So dito mag-upgrade tayo, no? Okay, 9. Alright, so ito guys, pag confident tayo na lalabas na siya or feeling natin na uulit yan, so you can double your bet. Medyo todo nyo na pag make sure na sigurado yung lalabas dito. Especially if nagtitrend na, no? So maganda to pag nagtitrend. So sunod-sunod yung labas, so sure ball yung panalo natin dito. Right, so balik lang tayo sa 5 piso. Okay, so panalo pa din, no? Okay, so another thing is, pag medyo sunod-sunod na, pag umabot na ng dulo, medyo liitan na lang muna natin yung taya kasi may possibility na yan na mag-change pattern na, no? So, doon tayo magtodo sa mga unang labas, pero sa pag last na, medyo liitan na lang natin yung taya. So, dito, tingnan natin. Yan, no? Yun yung sinabi ko, nag-change pattern na, so may possibility na talo tayo dyan, no? So, by the way, babawi tayo sa next na round, no? Okay, so tingnan natin dito. So, dito tayo sa tiger, no? Kasi ito yung huli na lumabas, no? Okay, so wait lang tayo ng last 1 second. Okay, ito na. So, try natin 15 pesos. Okay, so, yun yung pong sinasabi ko, no? Pag nag-alternate na, so, either stop muna tayo, no? Or wag muna tayong tataya. Or if you feel confident na mag-alternate siya, so pwede kayong tumaya. But dito, I advise na pag mag-alternate, either wag tayong tataya, no? So, wait lang natin na lumabas ulit yung mga series of patterns. So, dito, dragon. Okay, so talo tayo ulit. So, take note, yung talo natin kanina is 15.35, no? So, 45. Alright, so dapat mabawi natin yan, no? So, dito, hindi tayo sure kasi nag-alternate siya. So, tingnan lang muna natin kung ano yung lalabas dito. Okay, so try natin 1 peso sa tiger. Try lang natin kung anong ilalabas. Alright, so okay, panalo na yung tiger. So dito, try to look at the pattern. So bumalik na siya, no? So dito, pili na tayong tumaya ulit. So kanina, 45 na yung talo natin. So dapat mabawi natin yan. So tingnan muna natin dito. So let's say taya tayo ng 50 pesos. Okay. Oops, medyo. Okay. So, ayan. Panalo na po. Mataas na yung 10. Akala ko talo na tayo dun, ano? Okay. So, medyo di pa tayo nakabawi dito, no? So, tingnan natin sa next na draw. Okay. So, tatlong tiger na. So, tiger pa din tayo. Okay, so last 2 seconds po ako tumataya dito, no? So, try natin dito. Ay, naku, talo na naman, no? So, we need to magbawi po sa next na bet dito. So, yun lang po yung strategy, no? So, dapat mag-double bet po tayo dito para mabawi natin. So, dito, try natin 70 pesos, no? Okay. So, kanina 30 po yung talo natin doon. Okay. Alright. So, jack, mataas na yan, no? So,
Kita niyo no na bawi po natin yung panalo natin, no? So talo tayo ng 30, so talo tayo ng 70, so may malaki pa yung panalo natin doon. Okay, so dito dragon, right? So upgrade na tayo ng taya. Malakihan na natin, no? So para malaki yung mapanalunan natin dito. Okay. 15 pesos. Okay. So panalo pa din, no? So yan, sabi ko kanina, pag confident tayo, so medyo lakihan na natin yung taya, no? Especially na nag-sunod-sunod na yung labas ng pattern. Mataas yung winning percentage nito, guys, kasi walang alternate, no? So we are sure na sunod-sunod yung lalabas dito, no? So once na nanalo tayo, so balik lang tayo sa maliit na taya. So dito 10 pesos lang kasi pa. Okay, no? So yun yung sabi ko. Pag padulo na medyo nag-change pattern siya, either sa pangatlo or pang-apat, no? So kung minsan umaabot siya ng 5 na sunod-sunod, so dapat maghanda lang po tayo, no? Kasi mag-change pattern yan, no? So dito, taya tayo sa tiger. Okay, so dito mag-all-in na tayo, 70 pesos, tiger. Okay, so minsan kakabahan ka rin dito, ayan, nako, talo. So yun po yung sinasabi ko kanina, no? Na pag nag-alternate, dapat maghanda po tayo dyan. So dito talo tayo ng 70 pesos, no? So by the way, tingnan natin yung capital natin, medyo panalo pa naman, so babawi tayo dito. So dapat tibay ng loob dito, no? So wag tayong kabahan at yung decision making natin medyo dapat firm tayo dito, no? So dito all in na 150, bawi sa talo, okay, 9, okay, panalo na, no? So 70, bawi na natin yan, no? So 150 yung taya natin doon, no? Okay, so ayan, 300 plus na yung pera natin dito. So 200 lang yung capital, no? Okay, so next, dragon pa din tayo, no? So medyo panalo na tayo. Babaan lang natin yung taya natin, no? So dito, try natin 20 pesos. Okay, queen, 8, alright. So panalo pa din tayo. So ayan, makikita nyo, sa huling pattern lang tayo nagbibase, no? So once na sunod-sunod na yan, so sigurado na yung panalo natin dito. Okay, so yun lang po yung simpleng strategy natin, no? So tingnan lang natin yung pinakadulo and then yun lang po yung susundan natin. And of course, don't forget na iwas tayo sa alternate, no? So hintayin lang natin pag may alternate and then pag once na bumalik na, so doon naman po tayo tataya. And then we need to double bet pag natalo tayo para mabawi po natin yung talo natin. So you might be asking paano ko naka reach ng 28,000 dito. So kasi sa haba ng laro natin, inabot po tayo dito ng madaling araw. So hindi ko na po in-include yung succeeding na mga games kasi medyo mahaba na. At saka pag dapat mag-focus po tayo dito, no? So yun lang po yung sa una na starting natin na puhunan natin is 200 pesos. So yun yung strategy na ginamit ko po until naka-reach po ako ng 28,000, no? So take note, medyo mahaba po yung game na yon kasi medyo maraming changes. Minsan may talo, so binabawi natin. So inabot po tayo ng madaling araw dito. So later makikita nyo sa withdrawal record natin na pumabot po tayo ng hanggang 1 o'clock in the morning. So by the way, every weekend lang po ako naglalaro. So pwede akong pumuyat doon, no? Kasi wala namang trabaho, no? So just passive lang, no? By the way, hindi naman ito yung main source of income natin. So medyo pang ano lang, libangan lang, and para din may ma-share sa inyo na mga strategy dito, no? So right, dito po ipapakita natin yung actual withdrawal natin. Dalawang set ng laro po ito, no? So yung unang set po is 12,000 plus yung panalo natin dito. So nag-withdraw tayo ng 10,000 dito, no? So by the way, yung maximum withdrawal dito is 4,000 lang, no? And then I think 20,000 maximum withdrawal per day lang. So dito makikita nyo dyan, zero po yung withdrawal record natin. So again, as what I have said, this is my first time to play gamit yung strategy na yan, no? So dito pinakita ko na wala pong previous withdrawal tayo, no?
So nanalo tayo sa first set ng 12,000 plus. So dito withdraw ako muna ng 4,000. Okay, then another one, another 4,000 ulit. So dito ayan na, no? Na process na yung first withdrawal natin. And then second withdrawal, no, is 4,000. Maximum withdrawal is 4,000. Alright, so ayan, nag-deduct na, no? So another 4,000. So dito 10,000 lang yung withdraw natin. So yung remaining balance is 4,000 plus. So tirahan natin para ilaro naman natin sa second set, no? So dito kailangan is 20,060, no? Kasi meron siyang 20 na withdrawal fee. So para ma-cover up natin yung withdrawal fee para exact na 10,000 yung makuha natin dito. So ayan na, no? So waiting na siya for processing. So yung remaining na nilaro natin, no? And then dito yung sinabi ko kanina, inabot tayo ng madaling araw. So nakakuha tayo ng 16,000 plus for the second set ng game natin. So all in all, 12,000 plus, 16,000 plus, mga 18,000, no? And then yung na-withdraw po natin dito is mga 26,000, right? So dito makikita nyo po, and yung remaining na 2,000 is yun naman po yung gagamitin natin sa susunod na laro. Okay, so dito na pakita natin yung simpleng strategy lang, no? So 200 yung capital natin, so umabot tayo ng 28,000 na panalo. So by the way, sa wala pang account at hindi pa naka-download nito, andyan po sa link sa baba sa description. Meron po akong tutorial dyan if paano i-install at review ng game na ito. And then meron din tayong mga tutorials, no, sa Rainbow Game. So doon sa Rainbow Game, malaki din yung panalo natin doon. So try to look at the video sa my description kasi andyan yung lahat ng video. So marami kayong matutunan ng mga strategy doon sa Dragon versus Tiger. So by the way, mayroon din tayong Facebook page, andyan din sa description. Paki-open na lang, no, para na yung iba na mga comment doon ko po ma-replyan sa Facebook natin, no. So marami kasing nag-i-inquire if meron po ba tayong Facebook page. So again guys, yun lang po yung ma-share ko sa inyo, and I hope na may natutunan kayo sa strategy na yan. So again, don't forget to subscribe at saka i-hit nyo na lang yung notification bell para po sa next na mga strategies and techniques natin, ma-notify po kayo sa susunod natin na mga video.